po ay ginawa nating series na nagsimula noong September pa yata. No, so mas maganda po ito po kasi yung philosophy dito sa ating community ng iPro, no, and doon din sa ibang mga kapartner nating community and cooperative sa ibang lugar dito sa Pilipinas, like sa Baguio, sa Davao, Cotabato, baka sa Bulacan na rin. So ito po kasi yung ating hierarchy o yung pagkakasunod-sunod kung paano natin i-approach yung pera natin mula sa, sabihin na natin, siguro wala or sa kawalan hanggang na magsimula tayo sa kung paano gumawa ng pera, paano mag-keep ng pera, paano protektahan yung pera natin, paano natin i-build yung wealth natin, and paano natin siyang masusustain. Okay? So kung meron pong mga bago na umattend dito, actually dapat po, I think doon sa email natin ay ano, sinend po namin doon yung mga previous na mga sessions natin, no? So dapat po talaga nasimulan natin doon sa mga unang sessions natin. Pero para nang sa ganun, ibigyan tayo ng konting review, no? Yung first session po natin na yung ating introduction, second session po natin ay nag-focus tayo more on increasing yung ating cash inflow o yung pera na pumapasok sa atin, no? As part noong ano, making money. Doon po ay diniscuss natin, ito po yung mga ilan sa mga highlights ng discussion na yon. Una na dapat kilalanin muna natin yung sarili natin, no? Kailangan i-inventory natin yung money making skills natin, yung oras din natin, and yung mga characteristics na meron tayo. Dahil syempre, kagaya nga ng sabi natin, mahirap pag-isipan at pag-usapan ang kung paano mag-budget kung wala tayong maibabudget, di ba? Mahirap pag-usapan itong topic natin for today na magbayad ng utang kung titingnan naman natin doon sa budget natin, wala naman palang sosobra talaga, no? Or wala naman talaga pala tayong pambayad ng utang. Kaya, well, very obvious kapag tiningnan natin sa math, kaya tayo nagkakaroon ng patong-patong na utang dahil kulang yung ating kakayahan para gumawa ng pera na pumapasok sa atin. Next is dapat malaman natin yung pera natin, no? Pag sinabi po natin know your money, unang-una syempre ang pera ay pumupunta sa tao na trustworthy, okay? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na pera or sa pera, then mapagkakatiwalaan ka rin na mapalakiyaan. So doon sinabi natin na dapat matutunan natin kung paano tayo mismo ang gagawa ng ating mga personal na financial statements. Advantage na rin na matutunan natin kung paano magbasa ng financial statements ng mga companies, yun po ay pagdating doon sa mga investments na in the future. Pero sa pagsisimula doon sa basic natin, dapat tayo mismo ang gagawa ng mga personal financial statements natin. Dito papasok yung alam natin kung paano, kung saan nanggagaling yung mga expenses, kung saan nanggagaling yung pumapasok, saan napupunta yung mga lumalabas na pera natin para makita natin kung meron ba tayong neto sa loob ng isang buwan or kung sa loob man ng isang taon. At the same time, yung balance sheet po na tinatawag, no, kung saan ililista natin yung ating assets, yung mga bagay na pwede nating ibenta, no, mga bagay na mga pag-aari natin, and also mga bagay na nagki-create ng pera sa atin. Dapat alam natin lahat 'yan. At the same time, dapat alam din natin yung mga liabilities natin, no. Dito papasok yung ating debt management ngayon. Dapat alam natin kung magkano ba ang ating utang doon sa isang tao na yon or sa institution na yon, and alam natin kung magkano yung dapat nating bayaran buwan-buwan sa mga utang na yon, no? And of course, kailangan sabi nga natin, know syempre the dignity and morality of your business. Dahil kahit na anong sabihin natin, lahat tayo ay in business. Alright? So yun po yung ilan sa mga highlights ng increasing cash natin, no? So basically, dapat makita natin or malaman natin kung ano ang ating standpoint right now para nang sa ganon, alam natin kung saan tayo dapat mag-a-adjust para nang sa ganun ay lumaki yung pera na pumapasok sa atin buwan-buwan, no? Kasi after nating matutunan yung mga paraan para tayo ay kumita ng pera, next naman, yung last session po natin ay more on budgeting, no? Sinabi natin doon, isa ito sa mga highlights na ang pag sinabi nating budgeting, simple lang yan. It's all about control, no? Na tayo ang magdidikta kung saan pupunta ang pera natin, hindi pera natin ang magdidikta kung saan tayo pupunta, no? Magkaibang bagay po yun. Kaya minsan tayo ay na-over budget kasi hinahayaan natin yung pera ang magdikta kung saan siya pupunta, no? So pagdating sa budget and yung sa technique na
na tinuro natin doon, ito sa number 3, no? Basically, meron po talagang dalawang budget eh. Pero for someone na nag-i-start o yung pinaka-basic na budgeting technique na kailangan nating matutunan ay yung zero-based na budget plan, no? Doon, anong nakaraan ay diniscuss natin na kailangan na nakafocus lang muna tayo doon sa mga needs natin, di ba? Kung sana po doon sa mga umattend last week ay ginawa niyo siya, no? And sana ngayon ay hawak na ninyo siya or nakikita na ninyo yung inyong budget plan. Sige nga, tanong nga muna, sino ba dito yung umattend last time na meron na kayong budget plan ngayon? Or na nailista ninyo yung mga ginawa natin before? Nako, eh, kung hindi natin yan ginawa, alam na po natin kung bakit tayo may utang right now. No? Kung natutunan na natin yung pagbabudget or kahit na itong budget technique, kasi napakadali po nitong tinuro na ito, eh, di ba? Isusulat mo lang kung magkano yung income buwan-buwan, lahat ng pumapasok sa'yo, and ibabawas mo lang lahat ng mga gastusin na kung saan ay lahat lang ng iyong pangangailangan, needs lang, yung mga basic. Dito nga, tinuro natin na ang isusulat mo lang ay yung mga renta, mga utility bills, etc., pagkain, no? And yung iyong allowance sa iyong pagtatrabaho, wala nang iba. Hindi kasama yung ating bisyo, yung mga yosi, etc., no? Wala pong mga ganun. Kung ano lang yung iyong pangangailangan, and then hopefully, merong naging sobra doon. Kung may sobra, okay, yan na ngayon. Ang titingnan natin kung saan natin siya dadalhin. Kung may kulang, simple lang. Balik tayo doon sa step number 1, which is increasing cash flow. Okay, sige nga po. Sino ba may sa mga umattend po last time? Meron bang gumawa ng ating budget plan? Okay, kung walang gumawa ng ating budget plan, naku po, kaya dito sa number 2 nilagay natin dito, na ang success pagdating sa paghahawak ng pera sa money management natin, that is 80% psychological and 20% technical lang. Kahit na anong technique kasi ang ating pag-aralan, okay? Lahat ay, di ba? Sasabi ko nga sa inyo doon sa story, meron akong halos lahat ng budget plan ay alam ko. Ang problema, hindi naman yung 20% na alam ko eh. Kung hindi, ang problema ko ay yung 80% na hindi ko siya ginagawa. Okay? That is part of the formula. 80% po ng success natin ay nandun sa paggawa. Okay? Nandun sa consistency na sinasabi natin, hindi doon sa technique. Dahil yung kagaya nung pinaka-basic na technique na tinuro natin last time, isusulat na nga lang yun eh. Walang Excel file doon. Okay? So congratulations kay Sir Paulo. Okay? Estrabaho. Siya daw, meron siyang budget plan. Alright. Ngayon, after po kasi natin nung ating budget plan na yan, no? And kagaya nung sinabi natin last time, yung iyong income, ibabawas mo ang iyong expenses. Ngayon, ang tanong, meron bang natira or wala? Dahil po sa pagbabayad ng utang, sige, puntan tayo sa pagbabayad ng utang, kailangan po nating tanongin yung ating mga sarili kung nasaan ba sa priority ng ating budget yung pagbabayad ng utang. Okay, ito ba ay priority number 1 priority natin or number 2 priority natin? Kasi po ako actually before 7 digits po, no, ang naging utang ko. Ito 'yon, no. Ito yung aking debt journey. Sige, kukwentuhan naman kayo ng konti para para inspired. Baka kasi meron dito mga less than 7 digits, no. So 2012 to 2016, naging diyan po nagballoon ng 7 digits yung aking utang. That time, andun po ako sa meron po akong ginawang networking that time, no. Hindi ko naman sinabi na dahil doon lang, no, kaya lumobo yung aking utang, pero kung titingnan ko or magre-reflect ako, maraming mga bagay doon na yun talaga yung nakapag-contribute kung papaanong lumobo yung aking utang. Actually, ito pong picture na nakikita nyo na yan, ito po ay listahan ko ng utang 2014 to 2015 yata yan. No? Kagaya nung sabi ko sa inyo last time, talaga mahilig lang akong isulat. No? Wala ng Excel. So ayan, dito nyo po makikita. No? Niloloko ko nga ito. Niloloko ko nga yung sarili ko nung nakita ko itong ano na ito, itong listahan ko na ito. Kasi kung titingnan mo yung total, as of
nung panahon na sinulat ko ito, kasi kung makikita nyo po dyan, no, may pang-sampu dyan, no, na lista ng utang, parang umabot po yan ng 711 nung tiningnan ko ito. No? And kaya parang niloloko ko yung sarili ko. Sabi ko, aba, ang utang talaga parang 711 na store. Diba? 24 hours a day na bukas, 7 days a week, bukas ang utang. Well, ganun din po naman talaga, di ba? Kapag ikaw ay may utang, parang napaka-restless natin, no? Na parang oras-oras ay hindi mo alam eh kung ano ang mangyayari. Matatakot ka, di ba? Matatakot ka na baka mamaya may tumatawag sa'yo, hindi mo alam kung kaninong number yun, baka ayan na naman yung maniningil sa atin ng ating utang, no? Kaya po siya nagbalon based doon sa reflection ko. Una, doon po sa networking na kinabilangan ko noon, or doon sa community, no? Sabihin natin doon sa community or culture na kinabilangan ko that time. Masyado ang focus doon sa mga hataw, di ba? Hataw, di ba? Hindi doon sa money management. So kumbaga, ang focus lang before ay kumita ng pera, di ba? Activity. Tapos sige, basta lalaki ang kita mo. Yun ang pinaka-important. Parang kumbaga, ang pag-i-increase ng income o yung pera na pumapasok sa atin is synonymous to being wealthy. Na parang pagdating sa formula kung paano tayo maging successful, at least financially, ay based lang doon sa pera na pumapasok. Eh, di ba, doon ko nakita na yung mga pang-join ay tinuturuan kang mangutang kaagad eh. Di ba? Wala kang pang-join, sige, utangin mo yan kasi magninegosyo ka eh. Di ba? O kaya kinakailangan ng umorder, sige, kahit wala kang pang-order, utangin mo na yan kasi lahat naman ng negosyante ay merong utang. Meron po ba dito na nakaka-relate doon sa mga ganong style? Minsan, kikita ka ng malaki, no? Ano ang sasabihin? Parang, sige, iipang-down na natin yan ng mga sasakyan. Para nang sa ganun ay pang-marketing natin. Yun po yung isang nakita ko rin, no? Na parang flow pagdating doon. Na looking rich ay napaka-important. Ito yung dahilan kung bakit nag-balloon yung aking utang noon na... It is not being rich, it is looking rich sometimes doon sa ating culture, no? Kaya nga sinasabi ko na pagdating sa mga social, isang nakakontribute tingin ko ng malaki kung bakit tayo ay nagkakaroon ng mga utang right now ay yung social media din, no? Yung pagiging active natin sa social media, dahil syempre sa social media ano ang makikita mo, di ba? Yung mga friends mo na nagta-travel, yung mga bagong iPhone ng mga friends natin na bumibili sila, seemingly na parang happy sila dahil nakuha nila yung mga bagay na yon. Well, wala namang, hindi naman natin ginajudge, no? Based doon sa ilang based doon sa mga posts na yon, kasi maaari rin naman na meron talaga silang kakayahan, but it puts pressure doon sa atin, no, na parang ay dapat tayo rin meron, ay dapat tayo rin ay ginagawa natin yung ginagawa ng mga mayayaman na ito, no? Yun po yung nasa culture na okay lang na magkaroon ka ng utang ngayon, lalo kung mababawi mo rin naman yan, no? Isa po sa pinakamalaki ang naging cost kung bakit nag 7 digits yung aking utang ay yung credit card, no? Ang pinakamasama dito kasi minsan doon sa culture noong sa community na kinabilangan ko na yon, napaka-important noong mga kapag may mga nagihit-hit ng mga gold, di ba? Gold, sapphire, ruby, kung ano-ano mang tawag doon sa mga rank na yan, no, na minsan I believe, no, pagdating sa sales ginagawa ito ng some if not most ng mga teams or ng mga communities ay parang ikaw na yung magbayad noong kinakailangan ng tao na ito, para na sa ganun ikaw ay lumaki yung iyong production kunyari, pero sa totohanan ikaw lang din naman yon, di ba? Pero pagdating sa sabi nila diyan, kamada, yung term na kamada, no, na kung saan sila na mismo yung bumibili ng products para nang sa ganun ma-hit yung quota. Kapag na-hit yung quota, then parang magra-rank advance ka, no, para nang sa ganun ay pang-hype na naman doon sa iba nating mga kasamahan. So ang naging malaki po ang damage sa akin ito ay yung credit card na ang masama, ibang tao yung gumamit, yung nakigamit ng credit card. O kung siguro sa atin ay yung mga tao na umuutang sa atin. Diba? Imagine that, na sometimes, no, we are struggling financially pero meron pa tayong lakas ng loob na magpautang, no, ng ibang tao.
No, so ang nangyari po doon sa akin ay ano, nakigamit sila ng credit card and hindi credit card ko yung ginamit dahil wala akong credit card doon. Kung hindi credit card ng aking kapamilya, and then hindi nila binayaran. So ibig sabihin yung ano, yung responsibility, no, na bayaran yung utang na yon ay hindi nag-fall sa kanila kung hindi sa akin. Very wrong. Then hanggang makikita mo yun eh sa Bible din na ano, na hindi ka dapat maging responsible doon sa utang ng iba. Kung ganun yung gagawin mo, parang niludubog mo yung sarili mo sa isang kumunoy, no? And actually yung ano nga, yung act ng pagbabayad din ay yung pagkakaroon ng utang. Minsan kapag hindi tama yung ating diskarte pagdating diyan, well, malulubog din tayo, no? So dito po, dito nagbalun yung utang ko na yon. And then 2016, so 4 years yan, no? Na ang hirap. Meron ba dito? Siyempre, hindi natin sasabihin, no? Pero po, pwede po kayo na kahit na mag-PM na lang sa akin dito sa Zoom natin na ito or sa Zoom meeting natin na ito, na kung kayo rin ay may ganun, no? Kanina, meron po tayong isang participant na sabi, kailangan na kailangan daw niya ito dahil struggling siya right now. Sir, congratulations. Kasi sometimes yung ang first step talaga is acknowledging it, na kailangan mo talaga ng mga techniques, kailangan mo talagang merong something na gawin, no? Pero sa totohanan lang po, ang pagbabayad ng utang, regardless kung maliit man yan or malaki man yan, napakahirap. Napakahirap po niyan. Kailangan nating tanggapin na mahirap na yan, na kinakailangan natin talagang mag-struggle para dyan, no? Na para mabayaran sila. Alright? So 2016, nag-start na po ako ng ano, and sabi ko, ayoko na doon sa community na ganun, ayoko na sa culture na ganun. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ay ganyan, right? May mga cultures lang din talaga na ganyan. Kasi kahit saan, hindi lang dito sa mga networking, minsan sa insurance din, no? Okay, sa insurance din, minsan sa ibang mga industry din, lalo nga doon sa sales, no? Kasi parang sa sales, hinihikayat nila tayo na magmukhang mayaman, no? Na magmukhang kaya na afford natin lahat ng bagay, no? So hindi lang doon, no? So ako ay nag-decide 2016 na umalis na doon sa culture na ganun and start a new business venture. Pero sa pag-i-start ng bagong business venture ng 2016 na 'yon, sinabi ko na okay, nakita ko na 'yung mga mali, na more on looking, hindi more on becoming, no? More on looking rich, hindi becoming rich. So ang ginawa ko po noon ay, syempre sa akin personally, sabi ko, napaka-important ng financial literacy sa kahit na anong profession or sa kahit na anong venture natin. Kasi kahit na gano'ng kalaki ang perang pumapasok, kung mas malaki naman ang perang lumalabas din, mababaon din tayo dyan sa utang. So sinigurado ko na bago magturo ng mga financial concepts na ganito, ay ako mismo nabayaran ko yung aking utang, no? So 2016 to 2017 po, awa ng Diyos, no? Nabayaran ko na po lahat ng utang ko na yon. So yung utang ng 7 digits na yon ay natapos ko po siya ng 2017, November 2017. So ano na ba ngayon? Malapit na mag 5 years, no? Na natapos ko na siya lahat. So pero ito po yung aking ano. Yeah, 5 years na nung pwede kong sabihin na ako ay debt free. Now, ito po yung aking mga ano, ito po yung aking mga realization, no. Nauna, syempre, obviously, kailangan natin ng malaking income source or kailangan natin ng isang opportunity na magbibigay sa atin talaga ng malaking source ng income. Kasi minsan wala sa tao yan eh. Ang ibig kong sabihin, wala sa sipag ng tao. Sometimes kasi tayo ay napakasikap natin, napakasipag natin, very dedicated tayo sa ating trabaho, pero meron talaga kasing limitation ng kung ano yung ating income source right now doon sa pera na pinapasok niya sa atin, no? So kung tayo po ay merong fixed na source ng income, okay, and tayo ay medyo baon talaga sa utang, well, dalawang bagay lang. Either lumipat ka ng trabaho na kung saan bibigyan ka ng mas malaking sweldo, okay? Or, syempre, balik tayo doon sa ating income source, no? Doon sa ating increasing cash inflow na kailangan paghusayan natin sa ating mga sarili. Siguro, it is the right time para nang sa ganun ay maka-gain tayo ng bagong skill na kung saan ay yung skill na yon ang magagamit natin, side income para nang sa ganun ay makapagbayad tayo or yun yung ipangbayad natin noong ating utang. So, kagaya nung topic natin sa increasing cash inflow,
pagdating sa ano, pagdating po sa mga skills na kailangan nating matutunan na parang magiging timeless siya, well, isa dyan ay selling skill, no? Yun din naman yung skill na pinakamadaling matutunan sa lahat. Yun yung skill na pwede mong matutunan, basta tatagan mo lang yung loob mo dahil maraming rejection pagdating sa sales, no? Pero kung gagawin mo siya ng gagawin, magkakaroon ka ng ano, magkakaroon ka ng cash inflow kaagad, magkakaroon ka agad ng result, no? Kailangan mo lang siyang ano, pagsumikapan talaga. Alright? So, yun income o yung sa opportunity, kasi hindi lahat ay ano, hindi lahat ng dahilan kung bakit ka baon sa utang ay dahil sa iyo. Minsan kasi yung opportunity na meron ka ay hindi lang talaga niya kaya na bayaran or hindi kanya lang talaga kayang tulungan na makaahon doon sa iyong hirap. Now of course, yung opportunity given na yan, no, na hindi niya kaya. Now it is your responsibility para makahanap ng paraan para nang sa ganun ay lumaki yung iyong source ng income. Okay, maliwanag po tayo doon. Okay, minsan it's not about you. Okay, but it is about you in the sense na it is your responsibility para makahanap ng opportunity na makapagbigay sa'yo ng malaking income. Napakadali po kasing mas gagaan kasi ang ating trabaho sa usapin na pagbabayad ng income kung meron tayong malaking source ng pagbabayad ng utang, usapin ng pagbabayad ng utang kung meron tayong malaking source of income. Kung maliit ang ating source of income, ay napakahirap. Kahit na anong tiyaga or kahit na anong chap-chap ang gawin mo, anumang budgeting technique ang gawin mo, mahirap talaga po siyang pagkasyahin, no? So sa akin, ano ang first step na ginawa ko? Humanap ako ng isang income or isang income source or opportunity na makakapagbigay sa akin ng malaking source ng income para mabayaran yung aking debt. Okay? So, hindi po yung kung bakit ako nagkautang, hindi yung opportunity na yon. Okay? Yung naging opportunity para makabayad ako ng aking utang. Next po na na-realize ko ay kailangan natin ng tamang community or at least kailangan natin ng tamang kasama para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng accountability partner, sabi nga nila, pagdating sa pagbabayad ng utang. And ito po ay ano, ito po ay isang something na napakahirap lalo sa ano, sa culture nating mga Filipinos, no. Kasi parang nakakahiya na sabihin na ikaw ay may utang. Diba? Lalo doon sa iyong mga kakilala. Kaya nga sometimes kailangan natin na parang sa community na lang, okay, parang sa ganun, hindi yung mga ka-close ko, yung mga nakakaalam na meron akong ganitong klase ng utang, no? And actually yung pagsusulat po ng inyong utang, that is part of your accountability as well. Ngayon kung meron kang asawa, okay, or kung meron kang kapatid, much better, no? Kasi at least sila na iintindihan kanila, especially kung tayo po ay merong mga asawa, no? Eh sila rin naman talaga yung katuwang natin. At the same time, magiging aligned pa kayo ng iyong kapartner na kung paano ninyong tatargetin na makapagbayad kayo ng utang. Right? So kailangan po natin ito. Kailangan natin ng tamang kasama. Kasi ang hirap niyan eh, isa po sa pinakamahirap pagdating sa pagbayad ng utang, kagaya po nung sinabi natin natin kanina, ay yung ano, emotional stress, 'di ba? Hindi lang naman financial stress eh ang dinadala talaga ng utang eh. Emotional stress 'yan magsisimula lalo ngayon, 'di ba? Meron po tayong mga ano, dati nung ako ay merong malaking utang, mahirap sumagot ng cellphone lalo ng ibang number. Kasi baka nagpalit lang ng number yung pinagkautangan mo, 'di ba? Ngayon mas mahirap eh dahil minsan mga friends mo yung sa Facebook, 'di ba? Tapos magpo-post yan ng ano na subukan mong hindi magbayad ng utang, maipo-post na talaga kita. O 'di ba? Yung mga stress na ganun na parang ano na hindi mo alam, 'di ba? Syempre ayaw naman natin yung mga ganung mga situations. Pero kung tayo ay nasa pagkakautang, very basic po kasi yun eh, no? Na sinabi doon na ano, ang debtor ay slave ng lender. Okay, sabi doon sa Bible natin. And yun naman ay totoo, no? Na ang nakautang ay slave ng nagpautang, no? So we have to accept yung fact na yun. So doon yun magsisimula sa emotional stress, 'di ba? Medyo paranoid ka na. And then after that, kapag na-paranoid ka na physically, no? Nakakaano rin siya na parang minsan hindi ka makatulog dahil pinag-iisip mo dahil ayan na naman, katapusan na naman, magbabayaran na naman ng bills, may maniningil na naman sa'yo, hindi ka na makatulog physically. So even your productivity, pag sa paggawa mo ng negosyo, sa
sa pagpasok mo sa iyong trabaho parang nakakalanta, no? Nakakalambot. Kaya po kinakailangan natin ng isang community kung saan i-encourage tayo, lalo yung mga moments na gustong-gusto mo nang magpahinga, di ba? Gustong-gusto mo nang bilhin yung something na matagal mo nang pinapangarap, eh kahit paano nakapag-ipon ka na, pero yung pang-ipon kasi na yon ay pangbayad ng utang. Gaya po nung tanong natin kanina, nasaan ba sa priority natin yung ating pagbabayad ng utang? Kasi actually, for me po, no, personally, ang iyong approach sa pagbabayad ng utang, it reflects kung anong klase ng tao din tayo. Sa kasalukuyan at saka sa hinaharap. No? Kasi madaling umutang. Pero kapag bayaran na, diyan na natin makikita kung anong klaseng tao ba talaga tayo. Kaya kailangan po natin ng kasama, no? Para nang sa ganun makombat natin yung mga challenges, mga emotional challenges na kasama nung pagkakaroon or sa pagbabayad ng utang. Okay, and of course, syempre kailangan natin ng tamang debt payment system o pagdating sa activity. Ano yung mga bagay na gagawin natin consistently para lang sa ganun ay mabayaran natin unti-unti itong mga utang natin na ito, no? So, opportunity, accountability, and activity. Now, pagdating sa tamang payment system ng pagdating sa utang, kailangan po nating kailangan nating tanggalin na yung mga paniniwala natin before pagdating sa utang or pagdating sa tamang pagmamanage ng pera. Kasi kung yun pa rin ang ating magiging, or kung sabihin na natin, no, kung magiging matigas pa rin ang ating ulo na pinapanindigan pa rin natin na yung alam natin ay tama, well, yan ngang akala natin na alam nating tama pagdating sa pagmamanage ng pera, yan po yung nagdala sa atin dun sa pagkakautang. So, ibig nitong sabihin, kung gusto nating makabayad ng utang talaga, kailangan nating tanggalin yung mga paniniwala natin before pagdating sa paghahawak ng pera, no? Kasi ito po yung bakit mahirap magbayad ng utang when it comes to activity. Ngayong hapon po kasi, doon lang tayo magfo-focus sa activity, no? Pagdating sa opportunity and pagdating doon sa community, well, pwede niyo pong i-message ang ating page diyan para nang sa ganun ay maisama po natin kayo doon. Pero for this afternoon, kagaya ng mga sessions natin last time, magfo-focus tayo sa activity. Bakit mahirap magbayad ng utang activity-wise? Una, nakalimutan na po kasi natin yung mga golden rules pagdating sa finance. No? Parang yung mga wisdom na tinuro sa atin, yung mga dati na kapag may tiyaga, may nilaga, kapag may siyang kumot, matutong mamaluktot, nawawala na yung mga yon. Okay? Doon na tayo sa mga must-in. Doon na tayo sa mga nakikita natin. Okay? Especially doon sa social media. Social media. Kung kayo po ay active social media and gusto nyo magbayad ng utang, I will suggest na tanggalin niyo po ang inyong social media account. Bakit? Kasi po, una, ang social media po ay isang source kung bakit mahirap magbayad ng utang. Dahil ang debt po pagdating sa social media, it is too much advertised as a way to reach your dreams instantly. Sino ba naman ang ayaw na marating niya ang kanyang pangarap sa pinakamabilis na paraan? Wala naman, di ba? Pero doon makikita kung ikaw ay, kung isa sa mga pangarap mo, gusto mo bang makuha ang pangarap mong sasakyan? Madali lang i-loan yan, di ba? Dito sa aming promo na kung ano man ang promo ng mga institutions natin right now, napakadaling magpa-approve ng iyong bank loan, no? Or ng kung anumang loan pagdating na para nang sa ganun, makuha mo kaagad ang iyong sasakyan and makapag-travel ka kaagad. Just like anyone else na nakikita natin sa social media. Or gusto mo na bang makuha ang iyong dream house pero wala ka pang bahay, wala ka pang lupa and gusto mo ay makalipat ka agad? Okay, meron po tayong mga loans pagdating sa yung mga ready for occupancy na mga subdivisions, no, na madali lang magpa-approve, no? Ganito lang ang iyong kailangan, kami na ang bahala. Tutulungan ka namin, no? Tutulungan ka naming mabaon sa utang. Yun yung sinasabi nila. Or mga credit cards, di ba? Na napakadaling mag-apply. Pagdating sa mga emails, makikita mo kaagad yan na ang pag-a-apply ng mga credit cards ngayon ay online na lang. So, it is too much advertised na parang sinisiksik sa atin na okay lang, sige, madaling makuha ang pangarap sa pamamagitan ng utang. So, tayo, since we are very exposed doon sa social media, nagiging
kahit na sabihin natin subconsciously, parang pumapasok sa atin yun. And syempre, gusto natin yun eh, di ba? Sino ba naman yung ayaw na makuha ang pangarap nila? So it is too much advertised pagdating sa social media. So kung kayo po ay may utang, tanggalin nyo na yung social media. Ikalawa kasi, yung time na nagagastos nyo sa social media, sabihin na natin na hindi mo naman tinitingnan yung mga advertisements na ito, okay, na kahit na anong institution or kahit na tao. Pero yung fact na meron tayong oras na i-spend yung time natin scrolling social media, yun sana ay oras na po pwede natin i-allocate para matuto ng bagong skill, na yung skill na yun ay gagamitin natin para lang sa ganun ay lumaki yung ating source of income. Okay? So, kaya kung ako po, ito ay aking personal tip, no? And ito ay personal na ginawa ko, tanggalin niyo po yung inyong mga social media accounts, no? Pwede siyang maging distraction and pwede siyang maging source ng lalo pa tayong mabaon sa utang. Alright? Next po ay ano? We are being programmed kasi right now, no? Doon sa mga sophisticated concepts, di ba? Right now, before, ang sinasabi lang ay mahirap mangutang. Pero ngayon, hindi na mahirap mangutang. Meron na kasing concept ng good debt and bad debt. Di ba? Dati, debt lang. Di ba? And ang debt ay masama. Dahil ang debt ay magiging slave ka nang nagpautang sa'yo. Hindi. Ngayon, hindi. Ngayon, gina-justify na natin na merong mga bagay na good debt, merong mga bagay na bad debt. Sige nga po, tanungin ko lang kayo. Kailan natin masasabi na ang isang utang ay good? Sige nga po, para na sa ganun ay meron naman tayong participation and para hindi ano, hindi maging parang sermon ang ating session right now, pero well actually pagdating sa kung tayo ay may utang and hindi tayo makatagpos talaga sa utang na yun, eh minsan kailangan lang natin ng konting sampal, no, or konting batok mula sa mga tao na nagke-care talaga para sa atin. So sige nga, sa mga participant natin, no, kailan niyo masasabi na mayroong good debt? Ngayon kasi minsan nagiging ano na lang yan eh, nagiging dahilan natin para tayo ay umutang. Ay hindi, good debt naman ito eh. Ganun. So kailan natin masasabi na tayo ay merong good debt? Or ano yung pagkakaunawa natin sa good debt? Okay, sabi ni Sir Matthew, good debt kung makakatulong sa business para sa paglago ng business. Good debt ay ginagamit sa business. Okay? Okay, sige nga po, tanungin ko kayo. Okay, if mag-generate ng more income, alright. Sige, so mainam po sana ang utang kapag ito ay nagagamit sa income generating activity. Alright? Diba yan na yung concept ng good debt natin, no? Okay. So kung ang good debt ay makakatulong, okay, ito po ang concept na. Kung ang good debt ay kung ang utang ay masasabi natin na good yung debt na yon dahil siya ay nakakatulong sa pagpapalago ng business or ginagamit natin siya sa business or nakaka-generate siya ng income, okay, may question po ako. Of course, syempre mas mayaman naman sa akin si ano, no, si Sir Dennis Uy ng Udena, no, or ng Dito, di ba? Alam niyo po ba na ang Dito ay mayroong utang sa PLDT na 450 million pesos? Na ngayon ay hindi na siya makabayad. Na sinasabi na ng PLDT na dapat si Dito ay maging transparent lang doon sa public kung ano talaga yung nangyayari dahil yung hindi nila pagbabayad o yung pagde-default nila ng pagbabayad nila ng utang ay well, na nag-default sila or hindi sila nakabayad ng utang. Now question. Good debt ba siya sa side ni Sir Dennis Uy na or huwag naman sa side ni Sir Dennis Uy, no, sa side ng Dito na yung utang na yon ay ginamit nila sa negosyo, na yung utang na yon ay nakapag-generate ng income. E paano ngayon na hindi sila nakabayad? Pwede pa rin ba siyang good debt? Ano po sa tingin ninyo?
Bakit daw po hindi makabayad? Well, dahil ginamit po nila yung utang sa pagninegosyo. And syempre, pagdating sa pagninegosyo, hindi yan 100% ay tama tayo, di ba? Diba pagdating sa business operation, no? Pagdating sa business operation, hindi lahat ng inutang natin para sa negosyo o yung mga negosyo ay nagiging successful. So paano? Good debt ba siya or bad debt siya? Okay, sabi ni Sir Rizaldi, good debt kapag merong sapat at siguradong pagkukuhanan ng pangbayad. Di po ba? Di ba? Very, very no? Meron na tayong concept ngayon ng good debt and bad debt. Pero dati, ang debt ay masama. Period. Walang good na debt. No? Dahil once na ikaw ay nagkaroon ng utang, ikaw ay magiging slave. And di ba, before, ang slavery is very bad. Or di ba, right now, kapag tinitingnan natin sa history, yung time na merong slavery, di ba, parang kinasusuklaman natin yun right now. But then, meron tayong good concepto ng good debt ngayon. Okay. Kailangan po nating pag-isipan yan, no? Yun yung kailangan nating pag-isipan kung may good debt ba talaga o kung may good debt ba talaga. Pero pagdating sa ating personal, no? Well, po pwede natin, I think si Dave Ramsey po yung nagsabi na if you can't pay it in cash, then bad debt yan. Regardless kung ano ang sasabihin nating excuse or kung regardless kung ano ang sasabihin nating istorya sa mga sarili natin na ito naman ay gagamitin ko sa business, na yung sasakyan na ilo-loan ko ay gagamitin ko sa business, but if you can't pay it in cash, hindi siya magandang debt. Okay? Dahil ang isang tao can never be financially free. Or yung hindi natin ma-achieve ang financial freedom, ang ating financial independence kung meron tayong mga utang na hindi natin kayang bayaran in cash. Ganun lang po siya kasimple. Okay, so tama rin yung sabi ni Sir Rizaldi, kapag merong sapat at siguradong pagkukuhanan ng pambayad, yes. Siguro po, sabihin natin na ang... Sige, bigyan natin ng definition at least dito sa atin na ang good debt ay something or ito ay isang utang na kinailangan mo talaga na kuhanin. Okay, nagagamitin mo sa pag-generate ng cash inflow sa'yo pero meron kang sapat na pera, reserves, na just in case na anuman ang mangyari ay mababayaran mo yun. Because a lot of people, lalo po doon sa ating good debt na yan, no? Ang parati nating iniisip ay uutang tayo para nang sa ganun ay mas bumilis pa yung ating business, mas bumilis pa yung bilis ng income na pumapasok sa atin, no? So naka-focus tayo on earning faster with debt, no? Pero hindi natin tinitingnan yung risk sa pagdating sa risk management side na yes po, pwedeng mas bumilis ka kapag may utang, pero yes po, pwede rin na mas mabilis kang lumubog kapag ikaw ay kumuha ng utang. Kasi hindi natin alam . Pagdating sa negosyo, hindi natin alam. Anytime, no? Nagkaroon ng pandemic, maraming mga nalugi na pagdating sa business. So kahit na nilalagay natin siya sa pag-generate ng income, kailangan maging conscious pa rin tayo kung kaya ba talaga natin yung debt na yan. Alright? So siguro, if your assets ay greater than your liabilities and yung net asset mo na yon ay kayang bayaran in cash yung iyong utang, then pwede mong i-justify na pwede siyang good debt. Alright? Okay. So, ayun lang po. Sige, tingnan natin ngayon. Punta tayo doon sa ito po yung mga steps na ginawa ko personally, no? Sa loob ng sa loob ng more than a year ay nabayaran ko po yung aking 7 digits na pagkakautang. Number one po na ginawa ko ay tiningnan ko yung aking budget plan. Kung positive or negative. Now, question dito sa mga nakiparticipate sa atin, sino po dito ang merong net income or net positive and sino rin naman dito yung may negative kapag pinagbangga nila yung kanilang budget?
Okay? All right, so meron tayong isang negative, all right? Thank you sa iyong courage, no, na ano, na nasabihin niyan, no. Okay, negative. All right? Okay, so meron tayong net income, then meron din tayong negative. All right? Okay. After nyo po na makita, no, kung negative or positive, pag negative tayo, okay? Wala tayong ibang choice kung hindi bumalik doon sa umpisa. Anong mga opportunity yung po pwede nating gawin, okay? Lalo sa ating mga extrang oras para nang sa ganun ay yun yung magamit natin para tayo ay makabayad ng utang. Dahil kahit na ano pong gawin natin doon sa next steps na ito, yung mga next steps po na ituturo ko sa inyo ay aralin natin siya, okay? Alamin natin siya, pero kung tayo ay nasa negative, wala tayong ibang choice. Kahit na alam natin siya, wala nga tayong pambayad. Kailangan nating bumalik, okay? Kailangan nating maghanap ng mga opportunity para nang sa ganun ay mag-increase yung ating income. All right, merong net positive pero hindi masyadong malaki. All right. Ngayon, kapag po nakita na ninyo lahat 'yan, okay? Meron na tayo sa budget plan. Next po na kailangan nating gawin ay ilista natin lahat ng ating pinagkakautangan, no? Nakita niyo yung lista ko kanina, 'di ba? Pangalan, yung amount, interest buwan-buwan, okay? Kung magkano po, no? Kunyari meron kang utang na 100,000 kay sa credit card. Ang credit card ay merong interest na 3% a month. Sabihin na natin. So, ang interest noon ay 3,000. So, isulat po natin ay 3,000 and yung date kung kailan. Right? Okay. Sige po. Ipapakita ko po siya sa inyo mamaya. Next po ay yung technique. Meron po kasing dalawang technique talaga pagdating sa pagbabayad ng utang. Una ay yung tinatawag nating debt snowball and yung isa ay debt avalanche. Okay, so paano bang nangyayari itong mga ito? Okay, so unang step na kailangan natin gawin ay list. Okay, lista. Okay, ilista natin. So, sige po, sabayan nyo ako, no? Halimbawa, kung kaya po ninyo, ilista na po ninyo ngayon. Again, ang first step ay ang isa sa mga pinaka-important step ay yung courage, no? Para nang sa ganun ay isulat natin itong mga bagay na ito. Kung ang budget po natin ay hindi nakasulat, simple lang ang ibig nyo sabihin, wala kang intention. Okay? Na para malaman kung saan napupunta ang pera mo. Kung ang mga pinagkakautangan mo po ay hindi nakalista, ibig lang niya sabihin wala kang intensyong magbayad talaga. Kahit na ilang seminars po ang attendan natin, kung hindi nakalista yung mga pinagkakautangan natin, it tells something about us, no? Na huwag na tayong umattend ng mga seminar. Ala rin naman pala tayong intention para magbayad. So yung pagsusulat natin ay very important na aspect or na action para magawa natin yung mga bagay na gusto natin. Alright, so I hope meron na kayong mga ballpen and papel dyan. Lagi po tayong ballpen at papel lang dito sa ating community, no? Pero mamaya may papakita po ako sa inyong Excel file na yung Excel file na yon ay same. Ito, debt snowball and debt avalanche din. Okay, so ang gagawin po natin, ililista natin, no? Una ay pangalan. Next ay kung magkano. Okay? Yung ating utang sa kanya. Next ay interest. So dito, walang interest. Zero. Okay? MJ, halimbawa, utang ko 50,000. Okay, ini-interesan niya ako. Magkano ang interest? 2% per month. So, magkano interest niyan? 1,000 pesos per month. Malaki-laki mag-interest MJ, ha? Okay, next ay halimbawa meron tayong utang, no, pagdating doon sa car loan. Okay. O sabihin, ilagay po natin dito yung pagdating sa mga car loan, ang ilagay po natin dito ay yung monthly, no. Magkano yung monthly na amortization? Ito po kasi mga tao ito, eh. So pagdating sa mga car loan or yung mga kung meron man tayong naibigay sa loan sa 5-6, meron man tayong mga loan sa mga co-op or sa ibang institution, ang isulat po natin doon ay yung monthly. O kailangan mo isulat yung total, no? So halimbawa, ang sinulat mong sa car loan ay 1M.
Okay? Pero syempre, hindi naman po kasi yung 1M yung babayaran natin eh, di ba? Kailangan nating isulat dyan kung magkano yung ating amortization monthly. So halimbawa, ang amortization mo is 25,000. Okay? So sabihin na natin, ang interest talaga ng mga car loan per annum ay 5%. Okay? Ito ay 2%. Okay, per month. Alright, so next, ano pa ba ang mga utang natin? Ang mga utang natin ay house, halimbawa, house loan. Okay, halimbawa, meron kang house loan na 3M. 15 years to pay, so 20,000. Sabihin mo na, ang binabayaran mo buwan-buwan, ang naging interest natin dyan ay 6.5% per annum. Pero ito na ibabayaran natin. Okay? And then so isulat nyo lang po. Isulat nyo lang. Oh. Number 5, meron pa akong isang utang kay Jason. Okay? So si Jason ay nagpa-utang sa akin ng around 35,000. Interest? Wala namang interest. So zero. Okay? So una, na step natin syempre ay isulat natin yan lahat. Okay? Alright? So sige po. Sulat. Sulat-sulat tayo. Okay. So, check muna 'yung aking screen. Okay? So, ayun po no. Once na isulat natin, ito po 'yung strategy ng debt snowball and debt avalanche. So, paano 'yung strategy na 'yan? Ang debt snowball strategy. Naku, nawala 'yung aking sulat. Okay, ang debt snowball po na strategy ay doon sa mga pinagkakautangan natin, ililista natin siya mula doon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Alright? So halimbawa doon sa ating lista, okay, doon sa ating lista kanina, nakalimutan ko kung sino ano. Halimbawa, ang sa lista natin, ang pinakamaliit doon na utang ay doon sa house. Kasi yung monthly po ng ating house ay 20,000 lang yata yung nakasulat doon. Next ay car na 25,000. Okay? Next ay kay Jason na ang loan ko sa kanya ay 35. Okay. Next ay kay MJ, 50 yata yung naisulat natin kanina. And last ay kay RV na meron akong 100,000. Okay. So, ang konsepto po ng debt snowball ay uunahin mo yung pinakamaliit muna. Yan po yung concept ng debt snowball. I-arrange mo siya mula sa smallest hanggang sa pinakamataas to highest, hindi in terms of interest. Okay? Kung hindi in terms of amount. Okay? So ibig po niya sabihin, sabi doon, okay, syempre tanggalin muna natin tong dalawa na ito, no? Kunyari, hindi muna natin siya titingnan. Ang ibig po sabihin ng debt snowball ay uunahin mo itong bayaran. Uunahin kong bayaran si Jason ng buo. Okay? And syempre, babayaran ko si MJ pero yung mga minimum lang. Okay, minimum. Okay, so kung kay MJ, okay na 500 a month, then 500 lang ibibigay ko sa kanya. Kay RV, maglalagay lang ako ng 500. And then lahat nung extra ay kay Jason ko kaagad siya, ibabayad. Ang konsepto po ng snowball ay bayaran mo na muna siya para nang sa ganun hindi mo na siya iisipin. Malinaw po yon? So ganun. So parang dito magkakaroon tayo ng checklist, no? Parang meron tayong hinahunting na tao, no? So uunahin ko si Jason, di ba? Okay, pag nabayaran ko na si Jason, tapos na. Ang inam po ng ganitong style na pagdating sa pagbabayad ng utang ay ano? Ay makaka-gain ka ng ano, di ba? Yung stress kanina, emotional stress. Doing this, magkakaroon ka ng kahit papaano ay victory. Small victories. Kung meron po kayong mga utang na 500, may utang kayo na 1,000, ilista nyo siya lahat. Okay? Bayaran nyo kaagad sila. Para nang sa ganun ay ano, ikaw sa iyong pakiramdam din, medyo satisfying. Ay okay, tapos ko na si Jason. Next, meron akong utang na 50 kay MJ. 50 pesos halimbawa, hindi 50,000. Okay, tapos ko na si MJ. Okay. Next, RV, 100 pesos. Okay, bayaran ko na si RV. Bayaran ko na si ganito, bayaran ko na si ganyan, etc. Okay? Kumbaga magiging habit.
Okay. Mas maliit kasi ang pinagkakautangan natin, mas madali siyang mawala. Para nang sa ganun, ikaw din sa iniisip mo, wala na sila kaagad. Right? So malinaw po ba yung concept ng debt snowball? Debt snowball ay smallest amount to highest amount. Pagdating doon sa lista natin, and then unahin nyo na po kaagad sila. Tanggal-tanggal na kaagad sila pagdating doon sa ating listahan. Malinaw po yon? Malinaw po na strategy siya? Dito po sa mga kasamahan natin, malinaw po siya? Yes, sir. Okay. Sige, so yun po ang snowball. Ngayon naman, pagdating naman doon sa ano, sa debt na tinatawag nating debt avalanche. Paano ba yun? Ayan. Okay. Pagdating po sa avalanche, iba naman ang style nito. Ang style naman ng avalanche ay uunahin mo yung pinakamalaking interest. So, highest interest. Ayaw. Highest to smallest. Okay? Bakit? Ano ang concept nito? Most likely po kasi ang concept na ito ay nagsimula sa ibang bansa, no? Yung sa debt avalanche. Kasi ang siyempre doon sa ibang bansa, meron po tayong mga loans na may mga interest, di ba? And minsan yung interest kasi na yan, kapag ginawa po natin siya sa math, okay, mas malaki yung ano, mas malaki yung magiging damage or extra na babayaran natin, okay? Doon sa mga interest na yon. Halimbawa, doon po sa kanina, no? Halimbawa doon sa kanina, ang meron pinakamalaki na interest ay si MJ yata. Okay? So halimbawa si MJ po ay nagbibigay sa akin ng interest na 2% per month. Okay? So sa loob ng isang buong taon, 24% 'yan. Tama? So siya yung uunahin ko. Okay? Well, except doon sa ating home loan and car loan na wala na tayong choice doon, halimbawa meron po kayong interest or loan doon sa ano ba ang mga napaglo-loanan natin. Okay, 5-6. Nako, ang 5-6 po ay 20% per month. So, ibig niyang sabihin, sa loob ng isang buong taon, 120% ang inyong loan. Tama? Kailangan yan ang unahin po talaga ninyo natin. No? Pag kung debt avalanche ang ating strategy na gagawin. No? Next, meron ka halimbawa ang pinagkakautangan na si Jason. Dito ay, or sabihin na natin, yung sa sasakyan. No? Merong interest doon na 6% per annum. Okay. Okay. So dito, kung titingnan natin yung ating debt avalanche, ang uunahin natin dyan ay itong number 2. Yung pinakamalaki, ang interest. And then magbabayad tayo ng mga minimum doon sa iba. Okay? Next ay yung kay MJ. Next ay yung kay Jason. Nauunahin po natin silang bayaran dahil kung lahat yan ay sisimulan mong bayaran regardless, okay, or halimbawa, itong kay Jason, ang utang mo lang naman kay Jason ay 1,000. Ang utang mo lang naman kay MJ ay 2,000. Okay? Ang utang mo doon sa 5-6 ay sabihin na natin na 5,000. So kung sa debt snowball po, ang concept natin, ang uunahin natin si Jason, number 1, si MJ, number 2, and then itong ating 5-6, number 3. Yan po ay kung debt snowball. Pero kung itong debt avalanche, ang number 1 natin ay ito, yung 5-6, number 1. Ang number 2 natin ay si MJ. Okay, and number 3 natin si Jason. Yan lang po yung difference, no? 240 per annum, sir, yung... okay. Ay, oo nga, sorry. Hindi 120, 240. Tama. Si Sir Matthew, imagine 240. So pagdating sa concept ng debt avalanche, no? Yun po yung uunahin. Okay. Ayan, tanong ni Sir Matthew, no? Kung ano daw ang uunahin. Alright. Well, ito po yung sa akin, ha. Ito po yung aking personal na ginawa, okay? Doon. So kung kayo po ay merong less than 7 digits na pagkakautang, well, po pwede nyo po itong sundan dahil ito ay nag-work sa akin, no? Sana ay mag-work din po siya sa inyo. Ito po yung aking strategy. Combination, sir, ng dalawa kasi yung aking ginawa.
Okay? Nakalista sila lahat, tama? Una po, sinegregate ko. Sino yung pwedeng kausapin at saka sino yung wala akong choice kundi bayaran? Okay, kasi halimbawa, yung mga home loan and yung ating car loan, meron ba tayong choice na hindi bayaran yan? Siyempre, wala. Tama? Kailangan at kailangan nating bayaran yung mga yan. And then, meron din naman tayong mga tao na mga napagkautangan natin na pwede silang kausapin. Kagaya po nung sinabi natin doon sa ating budgeting na strategy, minsan, kaya hindi tayo makapagbayad ng utang, well, una, dahil wala tayong budget, no? Kasi doon sa budget, doon natin makikita na meron tayong plano kung paanong bayaran yung utang. And minsan, may mga tao na madali naman silang kausap, pinautang ka nga nila eh. Ibig sabihin kahit papaano nagke-care sila sa iyo, di ba? Ibig sabihin kahit yung mga taong pinagkautangan na yon, meron kayong relationship na nasira lang dahil hindi na tayo makapagbayad ng utang. Bakit ayaw nating magbayad ng utang? Sometimes nahihiya din tayo sa kanila. Bakit tayo nahihiya sa kanila dahil walang pambayad ng utang? Kasi wala tayong plano. Dahil walang budget plan. Ngayon ang ginawa ko po, taong pwedeng kausapin ng pinagkautangan and mga walang choice kung hindi bayaran. Okay? So ano ang gagawin natin? Ano ang ginawa ko? Una, ginawa ko ang aking budget plan and then ginawa ko ang aking plano kung paanong mabayaran yung mga utang ko and kung saan manggagaling yung mga pera na yon. Sa mga tao na pwedeng kausapin, kinausap ko po sila. Personal, di ba? Naalala po ninyo yung mga tao na pinagkautangan nyo na nag-PPM sa inyo, hindi nyo na sila nire-replyan dahil hindi tayo makapagbayad ng utang. Kapag po nagawa nyo ang plano na ito, kayo po mismo ang mag-initiate na i-PM sila. Kayo po mismo yung mag-initiate na kausapin sila. Okay? Kasi yung mga tao na yan ay binigyan nila kayo ng chance nung tayo ay nangangailangan. Okay? Ngayon, parang ibigay din natin yung respect that they deserve doon sa tulong na binigay nila sa inyo. So sa akin po, ang ginawa ko, kinausap ko personal yung mga tao na pwede kong pakiusapan. Sinabi ko sa kanila yung totoo, no? Na ito ang aking financial status ngayon, medyo negative pa ako eh. So po pwede ba na hindi mo na ako makabayad sa iyo? Pero ito na yung aking magagawin, meron na akong venture na sinimulan, etc., no? And then ipaliwanag natin sa kanila. Now nung naipaliwanag sa kanila, amazingly ay natuwa pa sila. Yung iba ay natuwa pa dahil ako mismo yung nag-approach sa kanila. Dahil meron akong isa dati na tao na sabi niya, alam mo ba na sa lahat ng may utang sa akin, ikaw lang ang nag-approach sa akin na nag-initiate? Parang doon nung makikita talaga na medyo ugali talaga rin natin. Madami siguro sa mga ating mga ugali ng mga Pinoy na kapag magaling tayong mangutang pero kapag bayaran na ay hindi natin ginagawa, no? Tumatakbo tayo. So ang dapat nating gawin ay huwag nating takbuhan kung hindi harapin natin, no? So sa mga tao na pwedeng kausapin, kausapin niyo po sila. Ipakita niyo po sa kanila na meron tayong plano, na ito yung ginagawa natin, no? Ma-appreciate nila yon sa atin, no? So next po, syempre ay papaano naman doon sa mga sa mga hindi pwedeng pakiusapan. Ang ginawa ko po diyan, 'di ba, merong mga interest. Yung mga interest na yung mga interest ng mga malalaki and then yung interest ng mga maliliit. If gusto niyo pong maging mas detalyado doon sa mga sa strategy na yon, no? Pwede po siguro kayong mag-ask ng tulong dito sa mga kasamahan natin dito sa ating co-op kung paano, no? Dito sa iPro co-op. Pero ako ang ginawa ko po doon, in-enumerate ko po yung merong interest mula sa pinakamaliit na amount hanggang doon sa pinakamalaking amount. Okay. Sa hindi ko mapakiusapan, merong interest yan, di ba? Pero sa lahat ng may mga interest, yun yung kauna-unahan kong mga tinapos. Pero alin sa may mga interest, yung pinakamaliit ang amount. Inuna ko po yung interest na 3,000 lang ang kailangan kong bayaran sa kanya. Okay? Bakit? Dahil kapag ikaw ay nagsisimula, lalo kapag ikaw ay baon sa utang, more than yung pera na mawawala sa'yo dahil hindi mo inuna yung mga malalaki ang interes, mas importante po sa atin na mga nagsisimula na magbayad ng utang, yung mawala yung stress nung pagbabayad na yon. Yung alam mo, yung mapapaniwala mo yung sarili mo na, kaya kong bayaran ito. Kasi nabayaran ko na nga si ganito eh. Okay, next. Uy, nabayaran ko na si ganito. Next uli, nabayaran ko na si ganito. Okay, hanggang, kumbaga, maging habit and ikaw din sa sarili mo, ma-feel mo na, kaya ko pala.
Kasi yun po yung nawala sa atin eh, di ba? Kaya nga minsan ayaw natin silang kausapin kasi parang sa atin, hindi tayo naniniwala sa sarili natin na kaya nating bayaran yung mga utang na yun. Pero kung iisa-isahin mo yung mga maliliit na yun, okay? Kumbaga, sa snowball natin, no? Makakatagpos tayo, no? Mas gaganahan tayong magtrabaho kasi unti-unti nakikita mo nawawala na yung lista ng iyong mga utang. Okay? And then next po ay syempre kapag nakita mo na yung lista na yon, ito yung una na dapat kong bayaran, si ganto, si ganyan or ito yung mga companies na kailangan kong bayaran. Well, kailangan niyo pong magbayad accordingly. Okay? And then doon po sa plano niyo, ito ang isa sa mga pinaka-secrets diyan. Dapat po ma-compute ninyo kung kailan niyo matatapos lahat ng utang na yon. Okay. Di na baling 3 years, di na baling 4 years. As long as alam ninyo kung kailan kayo makakatapos. Kasi habang ginagawa nyo po itong activity na ito na pagbabayad ng utang, alam ninyo na nalalapit na kayo, ay nabawasan na yung months, di ba? So kung ang months ay 24, uy, 23 na lang, uy, 22 na lang, uy, 21 months na lang. Yung excitement nung countdown na yon, kasi alam mo na unti-unti, nalalapit ka na doon sa time na makakabayad ka na ng utang, dapat po klaro sa atin yun. Para lang sa ganun ay mas masundan natin sila. Okay? So ako po personally, yan po yung aking mga ginawa. And then, wala lang, consistently. Nagbabayad lang ako consistently doon hanggang dumating yung time na, okay, tapos na pala siya. Parang naging part na ng aking cycle, naging part na ng lifestyle ko na, okay, bayaran ng bayaran lahat ng utang. Nakakatuwa po kasi, nabayaran yung utang na yun. Kumbaga parang ikaw ay nakakawala na, okay, sa bondage. Kumbaga nagiging independent ka na, nagiging free ka na. Okay, kung tutuusin. Okay, kahit na paunti-unti. Alright? Pero parating niyo pong tatandaan no, na pagdating sa pagbabayad ng utang, going back to basics, yun ang napaka-important. Sabi nga dito, no, ayoko mga mag-quote ng pagdating doon sa mga Bible ng mga ganito. Pero sa akin po kasi personally, wala akong may nagturo mga YouTube and mga experts na ni-research ko. Pero kung titingnan nyo, balik lang kayo doon sa source ng lahat. Very practical. Sabi lang dito, pagdating sa pagbabayad ng utang, the wicked borrows but does not pay back. Kahit yun na lang. The wicked borrows but does not pay back. Now, kailangan nating tanungin yung mga sarili natin. Gusto ba natin na matag ang sarili natin na wicked tayo? Dahil hindi tayo nagbabayad ng utang? Kung gusto niyo po ng mas malaki pa na source, Proverbs 6:1-7. Tingnan niyo po yun. Nandun lahat na kailangan mong gawin. Nandun yung hindi dapat tayo matulog habang hindi yan natatapos, etc., etc. Okay? So ganito lang po yung ginawa ko. It's all about consistency. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pagdating doon sa mga kailangan natin, okay, ito po siya. Okay? So kailangan natin, opportunity, accountability, and activity. Pagdating doon sa pagbabayad ng utang. Actually, kung titingnan niyo po dito sa kanina na pinakita ko sa inyo na utang, no? Ayun, kung makikita niyo po dito, ginamit ko rin yung snowball. Ito po kasing mga lista na yan, puro tao lang yan. Ala naman akong mortgage na kaya before, no? So kung makikita niyo dito, yung number 3, yan yung pinakamaliit dyan, no? Yung pinakamaliit ang pinakamaliit ang amount. So 6,000, nabura na kaagad siya. Sa 18K may natira pang 25, sa 32 may natira pang 7, no? So ang ginawa ko po mainly sa akin, lalo doon sa mga sa mga hindi po pwede na hindi ko bayaran, inuna ko po yung mga maliliit. Okay, hanggang unti-unti nakatagpos na ako diyan. Okay? And I know na kayo rin po makakatagpos din kayo diyan, no? Kailangan lang natin ng kailangan lang natin na gawin siya consistently sa atin. Okay? So teka, time na ako pagdating sa... Okay, so pagdating po doon sa pagbabayad ng utang, ganun po yung ating mga ginawa. So ayan, kagaya nung question ni Sir Rizaldi. Okay, kung meron po kayong personal question, i-type nyo lang po dito. Okay, gawin na po natin yung Q&A natin ngayon. Para nang sa ganun ay medyo fresh pa yung mga naituro natin this afternoon. Okay, yan po bang snowball at avalanche strategy ay para lamang sa mga loan na walang amortization schedule? Ihiwalay po ba yung walang schedule o kasama din po yung mga
yung mga may isked na. Alright. Kagaya Sir Rizal din nung sinabi natin kanina, meron kasing ano eh, di ba? Ang mga po pwedeng kausapin and yung mga hindi makakausap. Now, pagdating po kasi doon sa mga loan na meron talaga siyang amortization like mga home loan and mga car loan, well, wala po tayong choice kung hindi ilagay siya doon sa ating budget. Okay? Ibig nitong sabihin, yung mga bagay na wala tayong choice kung hindi bayaran. Hindi po siya kasama doon sa excess. Hindi po siya kasama doon sa allocation ng ating ano, ng ating excess. Kung hindi kasama siya doon sa mismong budget plan natin. Dahil kailangan nating unahin niya ang mga 'yan. Sir Rizaldi, ano po ba ito? Home loan or auto loan? Kasi ang hirap po sa may mga amortization na ganito kapag hindi natin nabayaran 'yan, lalo sa mga financial institutions, mahahatak 'yang mga 'yan eh, di ba? Okay, ayan, kagaya nung sa home. Ang home loan po ay dapat part na ng ating budget. Hindi na siya part noong mga ano, ng mga tao or mga institution na meron tayong option na bayaran. Yung mga bagay na 'yan ay ala, walang option diyan kung hindi palakihin ng income para nang sa ganun ay mabayaran. Dahil hindi rin naman po natin po pwedeng i-restructure 'yan. Okay. Kasi syempre meron tayo, 'di ba, yung mga ano, minsan ginagawa natin yung restructuring, yung saan yung utang ay mangungutang tayo ng mas maliit ng interest para nang sa ganun ipambayad natin doon sa mga utang na malaki ang interest, okay? Okay, sabi, di ba po need ng malaking income to pay? What if employed ka? Would you rather change the job na mas mataas ang sahod pero mataas din ang kasi mostly, okay, ito po yung question. Teka, may PM lang po ako. Wait lang po ah. Okay, ang sabi ni ma'am ay, di ba po, need ng mas malaking income to pay. So what if employed ka? Would you rather change po sa job na mataas ang sahod pero mataas din ang monthly cost of living? Or would you rather po i-sideline ang mga commission-based na part or yung mga commission-based na part-time kahit na hindi sure ang income? Okay. Well, una, kailangan nyo pong tingnan ang inyong budget dyan, Ma'am Yasmin, no? Kasi, ang advantage ng... Okay. Una, mathematically, kailangan niyo pong tingnan kung magkano ang neto na matitira sa inyo. Okay? Nakapag ba ikaw ay lumipat nung sa trabaho na mas malaki ang sweldo, sure ka ba na ang monthly na matitira sa iyo ay mas malaki compared doon sa kung ano yung ginagawa mo right now? Okay? Ma'am, sige nga po, mas malaki ba yung matitira sa iyo? Okay. So parang 4K, yung magiging additional, ma'am, ano? All right. Okay. Next na kailangan mo, ma'am, i-consider ay pagdating sa trabaho. Kasi syempre, kapag tayo ay lumipat, yung trabaho na gagawin natin doon, very close ba siya doon sa ginagawa mo right now? Or baka meron bang learning curve na naman na ikaw ay kailangan pagdaanan? No? Kasi kailangan nating tingnan pagdating doon sa kung ano yung ifo-focus natin. Yung 4K ba na magiging additional income mo doon sa iyong lilipatan ay kaya mo ba yung kitain doon sa iyong magiging side job? Kasi or sa side income na gusto mo. Halimbawa kung magsisimula ka ng medyo commission-based, no? Kasi doon sa trabaho mo right now, ang inam dyan, ma'am, right now, ay kabisado mo yan, no? Tama ba? Kahit na nakapikit ka, hopefully, kaya mong gawin yung trabaho na nire-require sa'yo ng trabaho na yon para ikaw ay, ano, para ikaw ay bayaran ng iyong employer. So, kapag po kasi kayo ay lumipat, and then, magdadagdag ka ng commission-based na part-time, then, aaralin mo na kung ano yung bago mong trabaho, mag-aaral ka pa ng iyong part-time na yung ipa-part-time mo.
compared sa right now na meron ka, na kabisado mo na, kahit na, ayan, opo, petics, kaso limited ang income. Okay. Kabisado. Teka, tama ba yung pagkakaintindi ko? Change and job na mas mataas ang sahod. Oh, ah, okay. Alright. Mali yung pagkakaintindi ko ng tanong. Kung ako mamang tatanungin, single ba tayo? Kung single tayo, gawin mo parehas. Okay? Gawin mo parehas. Pero kung yun nga, kagaya nung sinabi natin kanina, kung ang focus mo right now ay kung gusto mo na lumaki yung sa side income na commission-based, no? Huwag ka nang lumipat ng trabaho dahil kabisado mo na yung trabaho mo ngayon, pero aralin mo kung ano yung side na commission-based na yun. No? But hopefully, yung commission-based na yun ay merong kakayahan na eventually ay mas lumaki pa siya yung income na makukuha mo kaysa doon sa iyong full-time job right now. Okay? Mahirap po kasi na piliin mo ng ano sila, na piliin mo na either or lang. Either lilipat ako ng trabaho or magdadagdag ako or lilipat ako ng or pupunta ako doon sa commission lang. Medyo mahirap po siya lalo sa nagsisimula na magbayad ng utang. Mas maganda na magdagdag, no? Now, pagdating ma'am doon sa pagdadagdag, kung lilipat ka nga, madadagdag sa iyo ay 4K, eh baka kaya naman kitain 'yan doon sa side, sa isa side mo na commission-based na part-time, 'di ba? Eh di mas mainam na doon ka na doon sa commission-based na part-time, na sana 'yun po ay may potential na gawin na ma-expand mo into a bigger business in the future. Mag-focus ka na lang doon. Kasi kung mahahabol din naman yung 4K, better option 'yon. Okay, kaysa lumipat po tayo. 'Yun po ma'am ay aking pananaw, ha. Pagdating doon sa ano, pagdating doon sa iyong question. Now, sabi naman ni Sir Janvier. Tama po? Si Ma'am, Ma'am Janvier. Ma'am, paano po ang pronunciation? Janvier, 'di ba? Janvier Luna or Genevieve? Anyway, ang alam ko Janvier. Anyway, sir, sabi niya, may business po ako, pero humina. May networking opportunity po akong sinalihan. Mas mabilis daw po ang pera sa networking, kaso hindi ko pa ginagawa ang networking. Dapat po ba akong mag-networking para mabilis makabayad ng utang? Medyo okay, again, ito po ay aking personal na opinion, right? Ma'am, ano po yung business ninyo? Traditional na business po ba yan? Sige po, pwede po kayong mag-unmute. Ah, okay. Ah, sa sari-sari store si ma'am. Alright. Okay. Okay. Networking opportunity na sinalihan. Okay. For me ma'am, wala po akong problem pagdating sa networking, no. As long as kasi medyo hindi mawawala sa culture ng networking yung hype, hindi mawawala sa culture ng networking kasi ang hataw-hataw na dito mas malaki ang income opportunity. Well, the truth is, kung kayo po ay magaling mag-recruit ng tao, kung kayo po ay willing na magturo ng mga tao, mag-train ng mga tao, kung willing po kayong magbenta rin ng mga products na lalabas talaga kayo or siguro kahit ngayon ay online na lang, no, na paglabas, then networking is a good opportunity rin naman, no, para sa inyo. Especially po yung kanilang iba ang personal development pagdating sa ano, sa networking naman. Parang doon siya binubugbog, no, yung mga nagjo-join diyan. Kung paano itatama yung mindset, kung paano yung mga skills na kinakailangan mo para ikaw ay maging successful, then lahat po 'yan ay matututunan mo pagdating sa networking. Yun po yung ganda doon. As long as when it comes to sa financial aspect, though syempre ngayon po hindi ko na rin naman alam, pero noong time ko, or at least doon sa nakita ko na culture, no, and yung mga kinwento sa akin, no, mga kakilala ko rin na nasa networking, ingat lang po tayo pagdating sa pagmamanage ng pera,
Okay? Kapag tayo ay kumikita na sa networking. Pero kung sasabihin niyo po na ang networking ay mas madali kaysa doon sa e-grow ang inyong sari-sari store business, pwede ko man sabihin kalokohan ko 'yon. hindi po totoo 'yon, okay? 'Yon na lang. Hindi po totoo 'yon, no? Walang negosyo na sinimulan na madali, no? Kahit na sari-sari store 'yan, kahit networking 'yan, or kahit na anong business, lahat po ng mga 'yan ay dapat paghirapan natin, no? Ang meron lang kayong advantage pagdating sa networking if magagawa niyo siya ng tama compared sa inyong sari-sari store, kasi ang sari-sari store, ang iyong market ay kung nasaan ang sari-sari store, most likely mga 100 meters, 200 meters ng mga kapitbahay natin, yun lang yung ating market doon. Pagdating naman sa networking, mas malaki po ang ating ang ating market kapag na-build natin siya ng tama. Okay? So, since ma'am, kayo ay nakasali na, okay, doon sa networking na yan, parang why not give it a try? kung wala rin naman tayong other option na magiging source ng income, then you decide po para sa sarili natin, pag nandun ka na sa loob na para ba ito sa akin, right? Willing ba ako na ang magiging trabaho ko ay mag-recruit, ay willing ba ako na ang magiging trabaho ko ay mag-train ng mga tao, and willing ba ako na every once in a while ay magbenta ng mga products? No. Pero syempre ma'am, kailangan din nating tingnan na kung yung networking ba na nasalihan natin ay legit na networking, no? Kung ang income po diyan ay primarily nanggagaling doon sa pagre-recruit ng mga tao and hindi po doon sa pag-move ng products ng buong community or ng buong network, ay kailangan po nating tingnan, no? Baka medyo scam din siya, no? So ang Direct Selling Association po ng Pilipinas ay merong tinatawag na 8-point test para nang sa ganun ay makita natin na kung yung networking na sinalihan natin ay legit or hindi. Okay? Pero again, kung wala man tayong ibang other choice as of today, okay, habang kayo ay nakikinig dito and nakasali na kayo doon sa inyong nakasali na kayo sa networking, give it a try, ma'am. Alam kong meron at meron kayong matututunan doon. Okay, meron tayong isang question dito. Naka-private siya. Sabi niya, sir, naranasan mo na po ba ng demand letters ng credit card? If yes po, paano niyong hinarap at ano po ang naging settlement? Okay. Thank you Lord, kasi hindi ko naranasan yung demand letters ng credit card na yan. Kasi noong time na yon na ako ay nagkabaon-baon doon sa utang, yung credit card po kasi na ginamit doon sa networking namin ay hindi ko credit card dahil wala akong credit card wala akong credit card that time. So since wala akong credit card, parang ang nakigamit ako ng credit card doon sa aking tita and doon sa isa kong pinsan na yun naman yung ginamit nila, no? Yun yung ginamit ng mga nasa network tapos hindi nabayaran. So sa akin po, hindi ako nakatikim ng demand letter dahil una doon sa credit card ng mga pinsan and mga nung tita ko na yon, sinubukan kong bayaran yung magkakaroon lang po kayo ng demand letter sa credit card kung hindi kayo nagbabayad talaga . Pero kung yung minimum ay binabayaran natin, then I think hindi naman sila magbibigay ng demand letter sa atin. So dumating yung time na yung mga minimum na lang yung aking binabayad, pero hindi demand letter ang natanggap ko, kung hindi yung masasakit na salita mula doon sa mga tao na hiniram namin yung credit card, no? So yun naman yung hirap doon sa akin. Okay, sir, naranasan ko kaya nabaon sa utang dahil sa credit card. Kasi po ang difference ay if titingnan natin psychologically, no. Kung tayo ay mayroong credit card, wala kasing emotional attachment doon. Walang psychological attachment doon . Halimbawa ikaw ay nag-purchase ng isang 25,000 worth ng something, no. Kung yan ay kinash mo, bibilangin mo 'yon, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. No, doon daw sa act
ng pagbibilang ng cash mismo, doon kahit papaano mararamdaman mo yung sakit. Pero because of itong mga platforms na kung saan tayo ay easily, so swipe mo lang kahit nawala ka pa naman talagang pera, walang emotional attachment doon, kaya mas nababaon tayo sa utang. Yun yung sabi nila pagdating sa study. So sabi niya, sir, wala po akong tinaguang debt. Gusto ko pong harapin na ako makapagbayad na mabayaran lahat. Sobrang stress lang po kasi grabe yung pressure. Nag-o-offer po ako ng kaya po lang ibayad pero like sa mga Bombay, ayaw po tanggapin. Pinipilit ko po ang gusto nilang hulog at daily pa ang hulog. Sari-sari store din po ang aking business but I'm thinking mag-file po ng bankruptcy. Kasi hirap na po talaga akong sa pagpapaikot ng puhunan. Dahil po nauhugot na ang aking daily and ng daily and weekly payments. Hindi na po kasi nabayaran mula 2019 even yung minimum amount due kasi humina din ang business. Okay, merong ano dito si Sir Paul, sabi niya if it's through email and ang demand letter at wala pa sa law firm, tawagan niyo po at huwag niyong iwasan. Makipag-haggle lang po at mag-restructure ng payment. Alright. Thank you Sir Paul. Si Sir Paul ay isa pong isang financial advisor, no? So kaya alam niya yung mga bagay na ganito. Alright. Pagdating po doon sa nagtanong nag PM sa akin privately dito sa hindi na naman mabayaran since 2019. Sari-sari store din ang business. Well, okay naman sir, if wala talaga tayong choice but to file for bankruptcy, then if yun po ang nakikita nyong way, okay, para kahit papaano ay ma-lessen yung burden sa inyo, kagaya nung sinabi nyo kasi kanina na stress, sobrang stress na at grabe yung pressure na meron kayo, if ang pagpa-file po for bankruptcy ay tingin nyo makakatulong at least to ease yung stress na nararamdaman nyo kahit na for several months, okay, then sige po, gawin nyo po siya, no? Wala naman pong masama doon. Ito po yung important kung bakit kailangan meron tayo ng ating kailangan na meron tayong balance sheet natin, personal na balance sheet. Kasi doon sa paglilista ng mga assets or mga bagay na meron tayo, kahit na magkano man yan, ay po pwede po siyang maging source parang to ease yung mga burden na kagaya ng ganito. No? Kung nakalista po lahat yan, baka meron tayong mga gamit na hindi naman ginagamit. Mga damit na hindi naman nagagamit. No? Mga bagay na, po pwede, na kung hindi naman natin siya nagagamit, ay pwede natin siyang ibenta. Parang sa ganun ay makatulong sa pagbabayad ng mga utang na ganito. Dito sir Matthew, sa situation mo na ito, yes, medyo mahirap siya. Pero yes, kakayanin mo rin siya. Kailangan lang po ng mas maayos na plan. But unfortunately, dito po sa session natin right now, hindi po natin siya magagawa ng mas maayos na plano kung paano natin i-address yung mga bagay na yan kasi may mga bagay na private po eh, no? Pagdating dyan. So siguro po doon po sa nag-message po kayo dito sa ating iPro Co-op, baka sakali na po pwede tayong mag-set ng isang meeting. Okay, hopefully kami rin ay makatulong sa iyo, okay, at least to strategize kung paano makalusot diyan sa situation na meron ka right now. Willing na willing po ang ating community para makatulong diyan sa iyo, okay? Hindi lang natin siya pwedeng gawin right now dito sa webinar na ito dahil may mga private na mga bagay na po diyan na kailangan nating i-discuss. Okay? Pero message po kayo dito sa ating Facebook page para nang sa ganun ay tingnan natin, set tayo para matulungan po namin kayo diyan. Yun naman yung dahilan kung bakit binild natin itong iPro Cooperative natin na ito and yung ating community. Okay? Meron pa po tayong question? Okay, kung wala na po tayong question, ibabalik ko na po kay Ma'am JD. Medyo matagal ang ating session ngayon, no? Well, we hope na meron po kayong natulungan and meron kayong natutunan and we hope na makatulong pa po kami sa inyo kung paano yaan, no? Kung paanong makabawi diyan sa utang na yan.
Alright? Ma'am JD? Ayan. Thank you so much po, Sir Joma. So, hopefully nga, marami tayong natutunan and sana unti-unti na po nating mabayaran yung ating mga pinagkakautangan. So, sana sa mga next webinar natin, more on business na yung pag-usapan natin, ano, kung ano pa yung mga itatayo yung business, ganyan. So, sana marami na tayong extra funds. Okay? So, para po ano, bigyan naman namin kayo ng idea kung ano ba yung kahulugan ng cooperative at kung ano pa yung mga products and services na pwede po nating i-avail sa iPro Cooperative at papaano din tayo makakapagpa-member. So, panoorin po natin yung video. Magandang buhay and welcome sa ating virtual pre-membership education seminar. Ang education seminar po na ito ay para sa mas malawak na kaalaman patungkol sa kooperatiba. So ito po ang basics ng cooperative. So ito po ang ating pag-uusapan. What is cooperative? Cooperative values, general assembly. Ang konsepto ng kooperatiba ay nagmula sa isang bagong pananaw na ang pagpapatakbo ng negosyo ay para sa kapakanan ng lahat. Natatangi ang prinsipyong naging batayan ng kooperatiba at hanggang ngayon ito pa rin ang batayan ng bawat kooperatiba sa kanilang panuntunan, programa at pamamalakad. Ano ang kooperatiba? Ito ay isang samahan o pribadong organisasyon na pinatatakbo at kontrolado ng mga miyembro o kasapi. Ito ay samahan ng mga voluntaryong taong nagkakaisa upang makamit ang kanilang pangunahing pangangailangan at pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi. Ayon sa Republic Act 9520, ang cooperative is an autonomous. Kapag sinabi nating autonomous, ito po ay may kasarinlan or may kakayahan na gumawa ng mga polisiya. So, independent. Duly registered association. So, mahalaga na kapag tayo ay sumali sa association or organization, alam natin na sila ay lehitimo na magpatakbo and of course, malalaman lang po natin yan kung sila ay rehistrado. So, dapat sila ay naka-registered sa Cooperative Development Authority or CDA. May magkaparehang interes o adhikain. Example ay kabilang sa isang pamayanan, lokasyon, trabaho o profesyon. So, ito yung tinatawag na common bond of membership. At voluntaryong nagsasama-sama, hindi po sapilitan. So, nasa atin pa rin ang desisyon. Social, economic, at cultural objectives. So, hindi pera-pera lang. So, dapat meron po tayong aspirations. Nagbibigay ang bawat isa ng required share capital dahil ito po ay isang business. Dapat may contribution ang bawat member. So, hindi lang din tayo dito member, kundi tinatawag din po tayong owner. Tayong mga member or owner ang tumatangkilik ng produkto at serbisyo para sa ikauunlad ng ating kooperatiba. And of course, accept fair share of the risk and benefits, so profit and loss sharing. CDA or Cooperative Development Authority, ito ay ahensya ng gobyerno na nagre-regulate sa mga kooperatiba sa Pilipinas. So dito po natin pwedeng makita kung ang sinasalihan nating kooperatiba ay lehitimo. Cooperative values, self-help, pagtulong sa sarili. Yung paglago natin ay nakabase sa atin kung paano natin tinutulungan ng ating mga sarili. Democracy, equality, pantay-pantay na karapatan, maliit man or malaki ang contribution mo bilang kasapi. So wala po tayong special treatment, hindi tayo sa capital nakatingin. Solidarity. Hindi tayo kanya-kanya dito dahil kumbaga ang lakas o kakayahan ng bawat isa ay pinagsama-sama para makapag-produce tayo ng better programs, products, and services. Honesty. Napakahalaga nito dahil yung business natin ay open or transparent. Openness. So dapat maging bukas ang ating kaisipan na meron tayong gampanin bilang miyembro. So meron po tayong duties and responsibilities.
and social responsibility and caring for others. So hindi lang tayo dito nag-exist for ourselves, of course, nag-exist ang cooperative because meron tayong malasakit sa ating kapwa at sa community. Ito po ang organizational structure ng kooperatiba na ating sinusundan kaya meron tayong maayos na pamamalakad. So ang nasa itaas ang General Assembly, sila yung mga miyembro or mga kasapi. So sa ibaba ng General Assembly, nandiyan ang Board of Directors. Sila yung nagsasagawa ng bylaws, amendments, so sila yung nagpo-provide ng overall policy direction ng cooperative. Sa left side, nandiyan ang Election Committee. So kapag may General Assembly meeting, sila yung taga-organize kapag may election. Sa right side naman, nandiyan ang Audit Committee. Sila naman yung taga-tingin kung maayos ba ang financial reporting ng kooperatiba. And meron din tayong secretary and treasurer. Sa ibaba, nandiyan ang Ethics Committee, Gender and Development Committee, Mediation Committee, and Credit Committee. Ito naman yung mga ina-appoint ng Board of Directors. And last, yung management. Ito po yung mga officers, so sila yung members and staff ng cooperative. So dito na natatapos ang ating presentations about basics of cooperative. So sana po marami kayong natutunan at isabuhay po natin ito. Thank you po sa inyong panunood and welcome to iPro Savings and Credit Cooperative. This is JD Virginiza and laging tandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay! This is Sir MJ at i-discuss naman natin ang tungkol sa membership at products and services ng ating cooperative. Ang financial management ay napaka-importante sa ating buhay dahil araw-araw tayong may financial decision na ginagawa, hindi lang natin ito namamalayan. Ang financial management ay ang way kung paano natin i-handle ang ating pera para ma-reach natin ang ating financial at iba pang mga goals. Kaya naman napaka-importante na matutunan natin maging responsable sa ating finances nang sa ganon ay hindi tayo nauuwi sa pagkautang at iba pang mga problema. Kailangan natin ng financial security para tayo ay maging confident sa mga gusto nating gawin sa buhay. At the same time, ay handa tayo sa sakuna at sakit na hindi natin inaasahan. Pero ang tanong, paano natin ito gagawin at saan tayo mag-uumpisa? Sa mundo kung saan sinasabi na dapat lang kumita ang isang tao hanggang deserve niya kumita, iba ang sinasuggest ng cooperation. Sinasuggest nito na walang tao ang kayang mabuhay mag-isa at kahit sino man ay kailangan ng makakatulong para harapin ang hamon ng buhay. Ang purpose ng cooperative ay ipagbuklod ang mga tao upang magtulungan para makamit ang isang layunin. Ang iPro Cooperative ay nag-e-exist para i-educate ang mga tao pagdating sa right financial management at investments. Sila ay nagkakonduct ng mga seminars, webinars at mga forums. Sila ay kumakausap ng mga tao at tumatanggap ng mga gustong maging member o maging part ng cooperative. Ito ay para makita ng grupo kung sino-sino ang mga taong willing tumulong sa iba at tulungan ng kanilang mga sarili. Kaya naman, goal ng group ay tulungan at i-prioritize ang mga members na bigyan ng financial education, right tools at available resources para makatulong sa pag-reach ng kanilang mga financial goals. Ang iPro Co-op ay nag-launch din ng mga savings programs na may fixed rate of interest na umaabot ng 9% hanggang 24% per year. Tinaasan nila ang interest na makukuha compare sa ibang savings account para makatulong sa mabilis na paglago ng kanilang mga pondo. Hinati nila ang mga programs ng pang 1 year, 3 years at 5 years na term conditions nang sa ganon ay makapamili ang mga members base sa kanilang risk appetite. Pinaghahandaan na din ng grupo ang pagkakaroon ng college educational fund na magsisilbing financial support sa mga anak ng mga members at pension fund naman para sa kanilang retirement income. At syempre, hindi rin dyan mawawala ang credit programs nang sa ganon ay may matakbuhan ng mga members sa oras ng kagipitan. Plano rin ng cooperative na magkaroon ng sariling school, hospital at condominiums sa hinaharap. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga naging member. Dito po sa iPro talagang aalagaan nila
yung pera natin na parang kanila. So, kumbaga talagang worth it pagka dito po kayo naki-venture. Dahil sa iPro, natutunan ko na yung mga high profit na yan, hindi yan totoo. Kailangan mo talaga mag-wait ng time para ka maging mag-profit. So, sabi nga, yung investment hindi yung one time, big time. Kailangan mo talaga mag-intay ng panahon para ito lumago. But ang maganda sa iPro, they know how to minimize the risk. Yung nagustuhan ko talaga sa iPro, talagang concern sila sa mag-preserve natin yung capital. Ang lahat ng ito ay pinag-aralan at pinag-aaralang mabuti base sa pangangailangan ng karamihan at makakabuti sa nakakarami. Siguro ay kahit papano ay nabigyan ka na ng idea ng iPro Co-op kung paano natin ito gagawin at kung saan tayo mag-uumpisa. Kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang iPro Co-op, huwag kang mahihiyang magtanong at lumapit dahil baka ito na ang matagal mo nang ipinagdadasal. Maraming salamat sa pakikinig. Laging tatandaan na ang mga pagsubok at ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Ayan, so napanood na po natin yung ating basics ng co-op and yung mga products and services natin. So, konting announcements lang po. Manager, ikaw na po ba ang mag-a-announcement? So, sige mo, ako na lang. Po. Hello po. Naririnig. Okay naman yung audio. Ayun, so siguro no, busog na busog tayo sa ano, sa information again ngayon doon sa mga nakasubaybay doon sa ating webinar na series. Ayan, and doon naman sa mga bago po na participants natin, and welcome and sana may natutunan po tayo. Abangan nyo po or panoorin nyo po yung mga previous na webinars natin dahil series po ito. Ayan, and then doon sa mga susunod naman, syempre abangan din po natin. Ayan, isa. Bago tayo magpaalam, no, isa doon sa mga realizations na na-realize ko lang din. And actually, before pa, nabanggit kanina yung salitang consistency. Dahil siguro isa to sa mga nagiging struggle ko or natin, mostly ng sa atin dito, lalo na doon sa pagbabayad nga ng utang. Yan, sabi doon sa ano, sa isang coach na napakinggan ko or doon sa pina-follow ko, sabi niya ano eh, everyday daw, everyday nagde-decide tayo. 'Di ba? Sa araw-araw na ginagawa natin, tayo ay nagde-decide. So ibig sabihin, nagde-decide tayo kung gagawin natin yung isang bagay or hindi. It's a matter of ano daw eh, yes and or no, parang ganun. So for example, nagpuyat tayo ngayong gabi. So ibig sabihin, nag-say yes tayo ngayong gabi na magpupuyat. Ibig sabihin, nag-say no tayo tomorrow na babangon ng maaga or mag-exercise, ganun. Kasi nag-say yes tayo doon sa ano, na magpupuyat tayo ngayong gabi. Tama? So ganun din dito sa ating webinar. 'Di ba? Tayo ay nandito, umattend po kayo. So, ibig sabihin, nag-say yes kayo na makinig. Yan, at matuto po dito sa webinar. Ibig sabihin, meron din po kayong bagay na sinabihan ng no. Hindi ko alam kung ano yon. So siguro, matulog siguro dahil hapon yung ating session. Nag-say no tayo na matulog or manood ng TV. Ayan. So ganun din po pagdating sa ano, sa ibang bagay. Para maging consistent, dapat maging aware po tayo doon sa mga bagay na sinasabihan natin ng yes at saka doon sa nino-no po natin. Ayan. So, yun lang yung ano, yung siguro mai-share ko lang din. Ayan. So, as we end, announcements lang din po. Magkakaroon tayo ng raffle draw. Ayan. Para naman doon sa ating mga umaten. Pero ito po ay magaganap or gagawin po natin ito after po ng ating series. Huwag po kayo mag-alala. Mag-i-email po kami sa inyo. Kaya abangan nyo po yung